Hi mga besiko, kita nyo naman sa post ko, sa page ko na Mami Tony Fowler, meron po kaming bagong member ng family, si Baby Bear. Pinost ko din na kinain ko lahat ng sinabi ko, hindi ako bibili ng aso, ayoko ng aso sa bahay, ayokong bumaho yung bahay ko nang dahil sa ihi at tae ng aso, kasi si Daddy Rob, bumili siya ng aso. Nung una, nasa dandan salon ako, nagpapaayos ako sa Makati ng buhok ko, nagpapa-extensions ako. Tapos sabi ni Rob, gusto niyang magtingin ng aso. Pumunta siya ng Cartimar. Pagbalik niya sa dandan salon, may dala na siyang aso. Yun si Biggie. Yun po yung Belgian Malinois namin. Lalaki po yun. Tapos, after 2 months, nagparetouch na naman ako ng buhok ko sa dandan salon. Sabi din niya, bibili lang siya ng dog food sa Cartimar. Ang nangyari naman, etong si Daddy Rob, dumating na naman, may dala na namang aso. Yun si Bella. Si Bella talaga ang pinakamalambing sa kanila. Kasi si Bella, gusto niya laging nakatabi sa matulog. Nakasiksik talaga siya sa katawan. Umiiyak si Bella kapag hindi siya niyayakap, kapag iniiwan siya mag-isa, kapag hindi mo siya niyayakap, kapag matutulog. Kasi gusto niya talaga nakaganon ka sa kanya. Pero si Biggie at si Bella, si Daddy Rob ang bumili. Hanggang sa nung inuwi niya na yun, hindi naman sa walang choice, pero napamahal na rin talaga ako sa kanila. Kasi nga, hindi naman ako dog lover. Hindi ako fan ng may aso ka sa bahay, love na love mo sila. Hindi ako ganun. Actually, may best friend nga ako na namamoblema palagi pag aalis siya kasi walang kasama yung aso niya. Sabi ko, ba't di mo nalang ipamigay? Sabi niya, hindi ko kaya. Boy ko to eh. Baby ko to eh. Paano ako na parang aso lang yan eh. Parang ganun yung dating sa akin dati. Hanggang sa eto na nga, nagpunta kami ng Cartimar ni Daddy Rob para bumili ng pagkain ni Biggie at ni Bella. Naghikot kami. Siyempre, sabi ko, saan mo binili dito yung aso? Tapos, kinuha din kasi namin yung papeles ni Bella. Bella naman po ang lahi niya, Doberman. Si Bella naman, siyempre, babae siya. Tapos habang nag-iikot kami, nagtitingin-tingin lang naman ako. Hanggang sa napansin ko tong cute na baby na to. Nakita ko, ang ginagawa lang niya, nakaganon lang siya. Tapos may mga kasama siyang kapatid niya na ang kulay brown and black. Kalang yung nag-iisang light yellow na parang goldish yung itsura niya na parang papunta sa puti. Tapos pagtingin ko sa kanya, sabi ko, bakit ganon? Para siyang teddy bear. Tapos sumapit kami ni Daddy Rob. Sabi ko, kuya, patingin naman ako noon. Pwede ko po bang hawakan? Sabi niya, sige ma'am, pwede naman po. Sa habang nakabuhat ako sa kanya, sabi ni Daddy Rob, ano asawa? Gusto mo ba yan? Asawa bibili mo ba yan? Ang dami niyang tinatanong, pas hindi ko siya pinapansin, tsaka si kuya na nag-e-explain. Asawa ko lang siya ganun, nakatitid lang siya sa akin ng ganun. As in, nakatitid lang siya ng ganyan. Siguro mga 1 minuto kami nakaganyan, nakayan lang. Grabe niya ako tinitigan na parang gusto niya sabihin sa akin na kunin mo na ako dito. Tapos yun, nung hawak ko siya, sabi ko kay Daddy Rob, asawa, parang gusto ko po itong aso na to. Tinataka ko ni Daddy Rob sa labas. Sabi niya, sigurado ka ba? Gusto mo ba talaga yan? O may 2 aso na sa bahay? Minsan nakukulit ka pa, naghaharutan sila. Sigurado ka bang kaya mo pa ng isa? Sabi ko, asawa, gusto ko talaga siya. First time ko magkaroon ng ganitong pakiramdam na pagtingin ko sa aso. Gusto ko itong kasama sa buhay ko. Gusto ko siya maging part ng life ko. Siyempre, si Daddy Rob, dahil gusto niya ako maging masaya, nag-withdraw siya ng pera. Habang may kausap si Daddy Rob at tumatawad, ako naman, may kausap pa akong isa. Tapos nalaman ko na ang lahi niya, Pomeranian Chow Chow. Kaya pala, ibang Chow Chow, 2 months pa lang, hindi sila magkaparehas ng laki. Kasi yung Chow Chow, mas malaki. Ito, Pomeranian Chow Chow, pinaliit siya na Chow Chow. Nilahian siya ng Pomeranian. Kaya sobrang cute-cute niya at ang liit-liit lang niya. At pagtapos nga nun, kumain kami ni Daddy Rob sa food court. Tapos tinanong niya ako, sabi niya, anong gusto mong pangalan? Sabi ko, hindi ko nga alam eh, lahat ng aso namin, gusto ni Daddy Rob, nagsisimula sa letter B. Tapos habang umuorder si Daddy Rob ng Master Siomai, tinignan ko siya, sabi ko, ang cute-cute naman ng baby girl na yan, para namang baby bear yan. Baby Bear, yun ang magiging pangalan niya. So, yun ang kwento ni Baby Bear. At ipapakita ko sa inyo ang konting videos kung paano siya sa akin. 3 weeks pa lang po kami magkasama. Sobrang love na love niya si Mami.
Kiss lang eh. Pakiss lang ako eh. Baby? Wait lang! Umalis lang sandali si Mami eh! Oo, sandali lang! Ito na, ito na! Huwag tatalo, hindi mo naman tayong tumalo. Wait lang ako saglit eh! Kasi natutulog ka naman eh! Da! Sorry po! Sorry po! Sorry na, hindi na kita iiwan. Sorry na? Tatampo ka naman agad. O, sip ka na ulit. Sorry po! Hindi ako aalis. Ayaw niya nang matulog at binabantayan ako kung aalis ako ulit. Hindi na nga aalis si Mami. Sorry na. Sleep ka na. Sleep na, baby. Little star, how I wonder what you are. Up above the world so wide, like a diamond in the sky. Si Mami, ha? Pag nagalit ang Mami, mababago ka sa puwet. Gusto mo ba yun? Huwag kang masulit, ha? Bilib naman pa lang. Tulog na siya ulit. So ako, ang gagawin ko, magbabantay lang ako dito. Yan na lang gagawin ko, magbantay lang. Try kong bumaba ulit. Hindi pwede. Hindi pwede, mga besi. Hindi ako makababa. Sorry, hindi po. Sleep na. Sorry. Hindi ako aalis. Dito lang ako. Ito na, sleep ka na. Sorry. Sleep na. Dito lang si Mami. Dito lang ako. Ay, Diyos ko po. Paano ako kikilis? Paano na ang mga labada ko? Hindi ako makakapaglaba. Dahil meron akong binabantayan. Hindi ako makaalis. Gumalaw lang ako ng konti. O, bago na ako nakadapa eh. Bantay ka naman masyado eh. Kailangan maglaba. Naiihi na ako. Ganto kami araw-araw ni Baby Bear. Hindi ko alam pa paano gagawin ko. Kasi ingihi na talaga ako. Iihi lang ako mabilis ah.
Habang tulog siya. Sinaiihi na talaga ako eh. Wait lang. Umihi lang ako, baby. Sorry. Sorry. O, sige na. Sleep ka na ulit. Sleep na. Sorry, sorry. Umihi lang ako. Umihi lang ako sandali. O, sleep ka na ulit. Oo, sleep na. Sleep ka na ulit, ha? O, sleep na ulit. Umihi lang ako saglit, ha? Sorry. Tulog ka na ulit. Sorry. I love you. I love you so much. Antayin po natin. Maya-maya, pipikit na ang kanyang mga mata. Sleep na. Hindi na ako iihi. Sige na, titiisin ko na lang. Gusto magkayuti ay ako. Sige na. Ito lang ako. Ito lang ako sabi mo. Bantayan kita. Pwede ka nang pumikit. Alam ko inaantok ka. Sorry na. Gina. Magkakasakit na lang ako sa bato. Titiisin ko na lang. Kaysa naman bumaba pa ako, maisorbo ko yung tulog mo. Hindi ba? Tulog ka na? Ay, nako, ang baby bear ko. Love na love niya ang mommy. Sobrang love na love ang mommy. Diba? Tulog na. Nagigising talaga siya pag wala ako. Kasi niya katabi niya ako lagi. Babantay lang. So, anong nangyari? Ako yung guard dog. Babantayan ko siya. Nananaginip eh. Wait lang. Na-na-na. Ganun siya. Pag natutulog siya, bigla siyang kumakahol. Kaya ang ginagawa ko, hinihimas-himas ko siya, tsaka kinakantahan ko siya, kahit napakapangit ng boses ko. Dahil natatakot ako, para siyang binabangungot. Tulog na tulog pa din po siya. Kapag wala ako dito, konting kaluskos, nagigising yan. Pero dahil nandito ako at naririnig niya yung boses ko, yan, barlog lang yan. Lagi siyang lumalayo ng ganyan. Pero pag sinabi ko na, come to mommy! Come to mommy! Ay, come to mommy! Oh, love you, mommy. At tignan nyo, mamaya, lalayo na naman yan sa akin. Di ba? Tapos, pag sinabi ko na naman na, come to mommy! Come to mommy! Ay, come to mommy! Come to mommy! I love you! Baby bear, come to mommy! Come to mommy! Baby bear! Come to mommy! Come to mommy! Love, love you, mommy! Lagi ka na pumunta kay mommy pag sinabi ko yun. Bakit? Ha? Bakit? Naiintindihan mo ba ako? Ha? Nag-i-English ka din ba? Ha? Ay, sobra naman gusto magpakamot naman. Ay, sobra. Ay, huhiga pa talaga. Sobra naman. Grabe naman niya. Pagod na si mommy. Pagod na ako maggamot. Kamot ako ng kamot. Puro lang ako pagkakamot sa'yo. Pag ganyang tingin, alam ko yan. Kasi gusto mong bumaba ng kama. Saan ba makate? Dito ba'y jaliig mo? Ha? Ba't pagkasama kita para ako nagiging mongoloid magsalita? Ha? Lambingan time. Ta 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 ta. Na 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 na. Makatiba ang tiyan mo. Makatiba ang tiyan ng baby na yan, hai. Makatiba ang tiyan ng yan. Oo, gustong-gusto mo yung kinakamot ang tiyaninis mo, ay. Ay. Yeah.
binibidyoan kita, sorry. Alam ko ganito ka mainis eh. Naiinis na? Naiinis ka na ba? Ay, sorry na! Inis na! Ay, sorry na! O sige, hindi na. Sorry na, my baby. Sorry po! Sorry po! Sorry na! Hindi ko na ulitin. Sorry na! Sorry na! Sorry na po! Sorry na! Pinakapakita ko lang kasi sa kanila kung paano ka mainis. Laging ganyan mag-pose ang mami. Sobrang pa-sexy. Eh, ang baby bear ko. Apa, ganun din pala. Bapanggap ako na alis na ako. Bye-bye! Alis na ako! Bye! Bye-bye! Alis na si mami. Bye-bye na, may haraw to. Hindi ka makakababa dito. Bye-bye! Bye-bye na, bye-bye! Bye-bye na! Bye-bye! Ayaw mo? Ayaw mo muli si mami? Uy, bite yung buhok ko. Uy, no. Anak, wag. No, wag. Wag buhok ng mami. Sorry. Wag buhok ko. Ay. Kamakain mo yan eh. Wag yung buhok ko. Kanina. Diyan, huwag tayo mag-usap. Huwag tayo bate. Huwag tayo mag-usap. Hindi na tayo bate. Babalik na lang kita sa Cartemar. Ay! Pag ganito to, naiihi na to. Ay! Huwag yung sa kapalo, baby! Alam mo ba? Oh no! Kaya mo pala ako yung sinisigawan. Oh my God! Buti na lang. Ayoko! Ayoko! Diyan ka muna sa baba! Diyan ka muna sa baba! Ha? Diyan ka muna! Wala, kawawa naman to. Nagpapaawa naman. Kawawa ka naman po. Ha? Ay, kawawa talaga. Ano ba yun? Gusto mo bumakit dito? Ha? Gusto mo bumakit dito? Dito ka ba? Ay, sobrang cute mo naman. Magtatatalog. Gusto mo bumakit kay mami? Ha? Gusto mo sumama dito kay mami sa bed? Gusto mo tumabi? Gusto mo tumabi kay mami? Ay, sobra naman to. Hindi ka makaakyat? Hindi ka makaakyat. Baby, asan ka? Asan ka? Baby bear, asan ka? Hindi kita mahanap. Baby, asan ka? Baby bear! Hindi ka pwede umakyat pa dito. Hindi pwede, my baby eh. I love you. Ay, nagtampo na. Wala na. Nagtampo na lang talaga siya, mami. Sorry na. Uy, sorry na. Na. Ay, grabe naman to. Nagtampo na lang talaga siya, mami. Grabe ka naman. Uy, pansinin mo naman si mami. Ay, sobra naman tong nagtampo. Grabe naman. Pumasok na sa loob ng ilalim ng kama. Wala, huwag ka na magtampo. Sorry na. Ay, naku. Kung nasan ako, nandun din siya. Nilalaro na naman yung buhok ng mami. Oh, diba? Ay, naku. Tulog na naman. At gusto na naman sa tabi ng mami. Paano ako maglalaba? Hindi na natuloy. Paggabi na.